Magandang araw mag-aaral. Ang ating paksa sa araw na ito ay tungkol sa istruktura ng pamilihang may diganap na kompetisyon para sa ikatlong araw ng panglimang linggo ng second quarter. Sa aralin na ito, inaasahang matututunan mo ang sumusunod. Una, naibigay ang kahulugan ng pamilihang may diganap na kompetisyon. Pangalawa, nailarawan ang istruktura ng pamilihang may diganap na kompetisyon. At ang pangatlo ay nahinuha ang epekto ng pamilihang may diganap na kompetisyon sa panig ng consumer at producer. Paunang pagsubok. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto upang matapos ang gawain na ito. Isulat ang tama kung wasto ang pangungusap at mali kung hindi. Balik-aral. Mula sa iyong tinalakay na aralin, ibigay ang 5 katangian ng pamilihang na may ganap na kompetisyon. Ayon kay Paul Krugman at Robin West, isulat sa bawat kahon ng tamang sagot. Aralin. Istruktura ng pamilihang may diganap na kompetisyon. Ang lahat ng katangian wala sa pamilihang may ganap na kompetisyon ay kabilang sa pamilihang may diganap na kompetisyon. Monopolyo. Ang monopolyo ay kabilang sa pamilihang may diganap na kompetisyon na kung saan ay iisa lamang ang producer at walang katulad o kahalili ang mga produktong ipinagbibili sa pamilihan. Sa ganitong sitwasyon, may kapangyarihan ang monopolista na kontrolin ang presyo ng pamilihan. Dahil walang kahalintulad o kahalili ang produkto, maaaring itaas ng producer ang presyo nito. Walang gaanong magagawa ang mga mamimili kundi tanggapin ang mataas na presyo dahil walang ibang mabibili ang produkto lalo na kung ito ay pangunahing pangangailangan. Ang Meralco ay isang halimbawa ng pamilihang monopolyo. Ang mga pangunahing katangian ng monopolyo ay ang mga sumusunod. Iisa ang nagtitinda. Dahil iisa ang nagbebenta, ang presyo at dami ng supply ay idinidikta batay sa tinatawag na profit max rule o pagnanais ng producer na makakuha ng malaking kita. Produkto na walang kapalit. Ang mga produkto ay walang kauri kaya nakokontrola ang presyo at dami ng supply. Kakayahan hadlang ng kalaban. Dahil sa mga patent, copyright at trademark gamit ang intellectual property rights, hindi makapasok ang ibang nais na maging bahagi ng industriya na kaparehas sa hanay ng produkto at serbisyong nilikha ng mga monopolista. Kaugnay nito, batay sa World Intellectual Property Organization, ang copyright ay isang uri ng intellectual property right na tumutukoy sa karapatang pagmamay-ari ng isang tao na maaaring kabilang ang mga aktang pampanitikan, literary works, o aktang pansining, artistic works. Kabilang din dito ang mga gawa gaya ng aklat, musika, paintings, iskultura, pelikula, computer programs, databases, advertisements, maps, at technical drawings. Samantala, ang patent naman ay nagbibigay sa mga inventor ng eksklusibong pagmamay-ari sa kanilang imbensyon. Ito ay pinagkakaloob ng gobyerno sa isang inventor upang mapagbawalan ng iba na gawin, gamitin, ibenta, iangkat, at iluwas ang imbensyon niya kapalit ng pagsisiwalat sa publiko ng mga detalye ng kanilang imbensyon. Ang impormasyong ito ay maaaring gamitin sa hinaharap para magkaroon ng inobasyon at pagunlad. Ang trademark naman ay ang paglalagay ng mga simbolo o marka sa mga produkto at serbisyo na siyang nagsisilbing pagkakakilanlan ng kumpanyang may gawa o nagmamay-ari nito. Sa kabilang banda, mayroon din tayong mga producer na kabilang sa tinatawag nating natural monopoly o iyong mga kumpanyang binibigyang karapatan na magkaloob ng serbisyo sa mga mamamayan.
Ito ay dahil sa kaya sa kumuha pa ng mas maraming kumpanya ang mga halimbawa ng mga serbisyo na ibinigay sa consumer sa ganitong istruktura ng pamahalaan ay makakita sa mga larawan. Oligopolyo. Ang oligopolyo ay mailalarawan bilang pamilihan na mayroon lamang iilan o kaunti ang gumagawa ng halos magkakatulad na produkto sa pamilihan. Kabilang dito ang industriya ng semento, bakal, ginto, at petrolyo, maaari din nilang gawin ng hoarding o pagtatago ng produkto upang magkulang ang supply sa pamilihan na nagdudulot ng pagtaas ng pangkalahatang presyo. Dahil magkakatulad ng produkto, karaniwang walang kompetisyon sa presyo. Isinasagawa ang sabwatan ng mga oligopolista upang makontrol ang pamilihan. Ang sabwatang ito ay maaaring humantong sa cartel. Maaaring magkaroon ng pagkontrol o sabwatan ng mga negosyante na tinatawag na collusion. Ito ang nagaganap partikular na sa presyo sa ilalim ng cartel o samahan ng mga oligopolista. Ang konsepto ng cartel ay nangangahulugang pagkakaroon ng alliances of enterprises. Hindi pinahihintulutan ang pagkakaroon ng cartel sa ating bansa upang mabigyan ng protection at isulong ang kapakanan ng mga consumer ayon sa itinatakda ng Consumer Act of the Philippines or Republic Act 1374 na isinabatas noong 23 ng Abril, 2011. Sa kanyang aklat na An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 1776, si Adam Smith ay nagpahayag ng kanyang pananaw tungkol sa katotohanan ng pagkakaroon ng cartel. Monopolistic Competition. Sa ilalim ng istruktura ng pamilihang may diganap na kompetisyon na monopolistikong kompetisyon o monopolistic competition. Maraming kalahok na producer ang nagbebenta ng mga produkto sa pamilihan subalit marami rin ang mga consumer. Gayunpaman, may kapangyarihan pa rin sa pamilihan ang mga producer na magtakda ng presyo ng kanilang mga produkto. Dahil sa tinatawag na product differentiation, ang katangian ng mga produkto gaya ng shampoo, sabon, at toothpaste. Sila ay nagkakaiba-iba sa packaging, label, presentasyon at maging sa lasa o flavor. Ginagawa ito ng mga producer sapagkat ang kanilang layunin sa product differentiation ay kumita at mas makilala ang kanilang mga produkto. Layunin din ng mga producer na maitaas ang antas ng kasiyahan ng consumer. Ang advertisement o pag-aanunsyo ay isang mabisang pamamaraan ng ginagamit ng mga producer upang maipakilala ang kanilang mga produkto at serbisyo. Ang mga halimbawa ng mga produkto at serbisyong ipinagkaloob sa pamilihang may monopolistic competition ay ang mga sabon, panlaba at pampaligos, toothpaste, pabango, fabric conditioner, cellphone, soft drinks, appliances, fast food restaurant, serbisyo ng mga ospital, hair salon, beauty at cosmetics product, at marami pang iba, Bali Tao, 2012. Menopsonyo. Isang anyo ng pamilihan na iisa lamang ang mamimili ngunit napakaraming nagbibili sa pamilihan. Isang halimbawa nito ang pamahalaan na nag-iisang lamang ang pamahalaan ng kumukuha ng serbisyo ng mga nabanggit. Kaya nitong magbigay na mababang sweldo sa mga naturang empleyado ng pamahalaan. Sa ganitong uri ng pamilihan, mayroon lamang iisang mamimili ngunit maraming producer ng produkto at serbisyo. Sa ganitong kalagayan, may kapangyarihan ang consumer na maimpluwensyahan ng presyo ng pamilihan. Ang mabisang halimbawa ng ganitong anyo ng pamilihan ay ang pamahalaan na nag-iisang kumukuha ng serbisyo at nagpapasahod sa mga pulis, sundalo, bombero, traffic enforcer, at iba pa. Dahil ang pamahalaan ang nag-iisang kumukuha ng serbisyo ng mga nabanggit bilang empleyado.
Ito ay may direktang kapangyarihan sa pagtatakda ng halaga ng pasahod sa mga ito. Ang mga larawan sa ibaba ang mabisang magpapaliwanag hukol sa estrukturang sinapsonya. Pagsasanay. Suriin ang mga sumusunod na larawan ng istruktura ng pamilihang may diganap na kompetisyon. Isulat sa patlang kung ito ay monopolyo, menopsone, put menopolist na competition at oligopolyo. Paglalahat. Tukuyin kung ano ang nawawalang salita at hanapin sa box isulat sa bawat sapat lang ang tamang sagot. Una, tinatawag na pamilihang may patlang ang istruktura kung wala o anumang kondisyon o katangian na matatagpuan sa pamilihang may ganap na kompetisyon. Pangalawa, ang patlang ay isang uri ng pamilihan na may iisa lamang bahay kalakal na gumagawa ng produkto na walang malapit na kahalili. Pangatlo, isang pamilihang kaugnay ng patlang at patlang, ito ang pamilihang isa lamang ang mamimili, ito ay may lubos na kapangyarihan upang kontrolin ang presyo. Pang-apat, ang patlang ay isang istruktura ng pamilihan na may maliit na bilang ng bahay kalakal na nagbebenta ng magkakatulad o magkakaugnay na produkto. At ang panglima, sa patlang, ang uri ng produktong ipinagbibili ay magkakapareho ngunit hindi magkakahawig, ito ay tinatawag na product differentiation. Pagpapahalaga, suriin ang mga larawan at isulat ang inyong sagot sa patlang. Una, ano ang ipinapahiwatig ng dalawang larawan? Pangalawa, naranasan niyo na ba ang mga senaryong ito? Bakit kaya ito nangyayari hanggang sa kasalukuyang panahon? At ang pangatlo, ano kaya ang implikasyon nito sa atin at sa ekonomiya? Panapos na pagsusulit. Piliin ang titik ng pinakatamang sagot, isulat ito sa patlang bago ang bilang. Una, ito ay uri ng pamilihan na iisa lamang ang producer na gumagawa ng produkto o nagbibigay serbisyo kung kaya't walang pamalit o kahalili, dahil dito, siya ay may kakayahang impluwensyahan ng pagtatakda ng presyo sa pamilihan. Letrang E, monopolyo. Letrang D, kompetisyon. Letrang C, menopsonya. At letrang D, oligopolyo. Pangalawa, ito ay isang uri ng intellectual property right na tumutukoy sa karapatang pagmamay-ari ng isang tao na maaaring kabilang sa aktang pampanitikan, literary works at artistic works. Letrang A, copyright. Letrang B, copycat. Letrang C, patent. Letrang D, trademark. Pangatlo, ito ay promoprotekta sa mga inventor at kanilang mga imbensyon. Ito ay pinagkakaloob ng gobyerno sa isang inventor upang mapagbawalan ng iba na gawin, gamitin, ibenta, iangkat at iluwas ang imbensyon niya kapalit ng pagsisiwalat sa publiko ng mga detalye ng kanilang imbensyon. Letrang E, copyright. Letrang B, copycat. Letrang C, patent. Letrang D, trademark. Pang-apat, ito ay istruktura ng pamilihan na may maliit na bilang o iilan lamang ang producer ang nagbebenta ng magkakatulad o magkakaugnay na produkto o serbisyo. Letter A, monopolyo. Letter B, monopolist kung kompetisyon. Letter C, menopsonya. Letter D, oligopolyo.
At panglima, sa ilalim ng ganitong uri ng istruktura ng pamilihan, maraming kalahok na producer ang nagbebenta ng mga produkto sa pamilihan, subalit marami rin ang mga consumer. Letrang A, monopolyo. Letrang B, monopolistikong kompetisyon. Letrang C, menopsonyo. Letrang D, oligopolyo.